So guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Nagbakuna tayo ng ivermectin or pamorga kay batik yung inahin po. Ngayon po kasi ay 100 days niya po ngayon. Batik. Babakuna natin siya ng ivermectin, pamorga. So, ito po siya, si Batik. Ngayon, 100 days po niya ngayon. Kailangan po natin, bakunahan po siya ng pamorga ay gamitin po 5 ml. So, yan po ang kaugalian namin pag 100 days na po ang inahing baboy. Pinapakunahan po namin ng pamorga. Ivermectin para po malinis ang tiyan. Ginagawa po namin ito. Nakuha din po namin ito ng idea sa technician. Tinuruan din po kami magbigay po ng ivermectin o pamorga sa buntis sa 100 days niya po. So, para po malinis po ang kanyang katawan. Kaya bawat 100 days po ng inahin na buntis, binibigyan po namin siya ng purga. Injectable po ang nilalagay namin. So, ayan, malapit na po yan si Batik. Hindi ko po ito ipopost kung hindi po namin ginagawa. So, lahat po yan ng mga inahin na yan, nabibigyan po yan ng purga pa bawat 100 days po. So, ayan, si Batik ang ating purgay ngayon. So, ito po ang ivermectin. Siya, nakikita niyo ba? Ayan siya, ivermectin. Yan po ang lalagay. May dosage po yan dito sa likod. Swine 3 ml per 100 kilos na baboy. So, ayan. Babakunahan na natin siya ng ivermectin. So, ito po ang ringgilia na malaking ginagamit ko pag bakuna sa inahin, panginahin po ito. So, 5 ml po ang ating ilalagay. 5 ml na ivermectin. Kung naisip niyo po na baka bakunan po ang inahin, kung bakit binabakunahan kasi nga buntis, binigay din po sa amin ito or binigay din po ng technician na kailangan din po na purgayin ang inahin na buntis na makaabot ng 100 days kasi ang panganak po ng inahin ay 114 days. So, ginagawa po namin ito. Hindi naman ako kunan ang inahin na buntis kasi malalaki na po mga biik nun. Binigay lang sa amin ito. Pwede po magpurga. Injectable po ito eh. Pumurga pag 100 days. Ito po, injectable. Ivermectin. Lagi-lagi po namin ito ginagawa. Pag mayroong mag 100 days na inahin, lahat po ng mga nanganganap na inahin dito ay pag 100 days, binabakunahan po ng purga na injectable. Ivermectin. Wala po naman kami na kaya-encounter na binabakunahan na inahin na namatay. Wala po. Lumilinis pa nga po ang tiyan ng inahin tapos gumaganda po ang biit. Pero sa iba siguro mga gamot, pag hindi advisable na bakunahan, makukunan po siguro. Pero ito, ginagawa talaga namin ito. Pag 100 days na yun. So, tara. Bakunahan na natin siya. Ayan na siya. Sa leeg po sabi na bakunahan. Kahit saan po, maliig dyan o dyan. Sa leeg po.
So ayun po, tapos na siya. Pagbakuna ng purga sa kanya. So malapit na mo, 100 days na po ngayon. Medyo magamaga na rin na yung portahan niya. Ayan. Pagdating ng 109 o 10, iakyat na po yun doon sa paanakan. Doon na ilalagay yung mga bigsa. So si Batik po ay pag nanganganak ay matapang. Pag habang nanganganak, matapang siya. Ang kailangan ang gagawin po dito, pag nanganganak, huwag po muna ilalagay yung biik kasi alam po na ang galing nito eh. Lagay muna sa kulong-kulong. Pag natapos na po panganak niya, pag nalabas na lahat yung mga inunan, saka na po ilagay yung mga biik para makalili. So, ganun po ang ugali nitong baboy na ito na si Batik. So, ayan. Tapos na siya ipurgahin. 100 days niya. So, malapit na sa mga anak. So, ayan po. Lagi po talaga namin yan ginagawa. Pagpurga sa 100 days ng inang buntis. So, wala pa naman kami na-encounter na nakunan o namatay na inahin. Pinurga namin ng ivermectin na injectable. Noon pa po na ginagawa itong pagbakuna ng pamurga sa 100 days. Pero sabi po ng iba, nakukunan daw po. Baka daw po makunan pag pinurga. Sabi na bukaya kasi nga buntis. Itong ginagawa ko namin ay tinuro din po sa amin na pwede pong gawin na bakunahan po na o purgahin po ng ivermectin ang inahing buntis na 100 days na. Pero siguro mga pagmaliit pa natin mga isang buwan pa lang, kalating buwan, di siguro pwede purgahin. Pero pag 100 days po, pwede na po. Lagi po po yung ginagawa ko ang pagpurga po sa inahing pag 100 days na. So, naishare ko lang din sa inyo ang aking ginagawa. Kung sasabihin niyo po na meron namamatay na sa pagbabakuna ko po sa 100 days ng pamurga, wala po. Pero sa powder po, hindi ko alam kung paano ginagawa. Basta dito po sa amin ay injectable na po. So, ayun. Ngayon po, may naishare naman po ako sa inyo na video tungkol po sa pagpurga ng inay pag 100 days na. So sa vlog ko po, lagi ko rin po yung sinasabi doon sa mga vlog ko na pwede po purgahin. Yung ginagamit po ay ivermectin na pamurga. 5 ml po ang nilalagay sa buntis na 100 days. Pero may dosage po yun. Titingnan nyo po ilang prusa. Yung siguro laki niyan. Para kadalasan ang binibigay ko po dyan ay 5 ml na ibuprofen. So, ayan. Sana po napanood niyo itong video hanggang dulo. Para may matutunan din po kayo. May makukuha din po kayo experience o kalaman. So, kasunod po din na video na aking ibabahagi ko sa inyo kapag nyo po. Hanggang dito na lang po muli aking video. So sa hindi pa po pala nag-subscribe, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, Just Vlog po, and screen. Subscribe, hit the button bell, click all, tapos like po kayo, comment, and share po sa aking video. So, yun po, maraming maraming salamat po. Mabuhay pa kayong lahat. Mag-subscribe po. Mabuhay po kayong lahat. Share this.